Sama ko. Yes. So, paano to, Jay? Sobrang blessed ba yung feeling mo? Sobra, sobra. Lalo na last year, in 2019 ko, sobrang punong-puno ng blessing na 10 films po ang nagawa ko last year. Wow! Talaga, na hindi ko namamalayan. Tapos nakapag-play pa ako ng, sa musical sa Cultural Center of the Philippines, sa Lamang. So, ayun, so tuloy-tuloy at yes, na-in-love ako ulit last year. Ah, ayun na nga. So last year na-in-love ka, pero yes. Ngayon 2020, may bago kang hamon. Hamon yes. Na masaya ito, ah. May bago kang hamon na harapin sa buhay mo. Ang pagiging Popshi. Ano to? Gano'ng kaka-excited? Sobra, alam mo, ang inana ko na lang, I'm living in the moment. Sabi ko, hindi ko pa alam. Nagre-research ako, gusto ko, nagre-research ako every time kung anong pwede mangyari. Pero, ang ano pala dito, dapat take it day by day lang. Kung ano man mangyari ngayong araw, yun lang, sinusundan ko lang. I go with the flow kung ano man maging hamon every day. Correct. So, ang hirap magplano eh. Mm-hmm. Ganyan. At saka pag kahit anong plano mo, pag lumabas, iba pa rin yung gagawin yes. mo, di ba, Mamshi? Oo. Kasi may certain plans, yes. Ito yung mga basic, di ba? Kung alam mo ng babae, boy or girl, so yung kwarto, ire-ready mo na or mga gamit yes. niya. Mga ganun lang. Pero actually, pag nakita mo, magbabago din lahat ng plans. May mga ganun. Yung ibang plans mo mababago. Correct. Pero syempre, kasabay ng pagiging soon-to-be popshi mo, ikaw ngayon ay isang certified husband na. Yes. Sa iyong childhood crush. High school crush. Oh. Kwento mo dito pa siya. Wala. Kinasal ka pala last year. Yes, yes. Actually, walang nakaalam kasi wala naman nagtatanong. Actually, yun lang yun. Parang nangyari lang siya. Parang 2018 pa. September 2018, nagkita kami ulit. Sabi ko, after 15 years na hindi kami nakita, niligawan ko siya noon, pero nabusted ako. So, nagkita kami 15 years, at yun nga, nag-hangout kami ulit, tapos date, sabi ko, ay, perfect nito. Sabi ko, tapos lahat ng mga hilig namin nagsasabay. At dalawa lang yung hilig namin na sobrang, yung mag-travel, at saka manood ng anime. Yun lang. So, pareho namin gustong pumunta sa Japan. So, marami kaming... So, nag-road trip muna kami. Nag-travel talaga kami. Dinala ko siya dun sa mga sitwasyon na pwede kaming mahirapan, ma-challenge bilang couple. So, ayun. Tapos na-realize ko, after a few months, 8 months or dating, sabi ko, ito na to. Hindi ko na pakakawalan. Tapos, lumapit na ako kaagad sa parents niya. Sinabi ko kaagad sa daddy niya na, bukas po, magpo-propose na po ako sa anak niya. Gusto ko na po siyang pakasalan next month. Kaya. Ano sabi nila? Hindi naman sila nagulat. Ay, okay yan. So, kasi bukod doon sa pagiging bonded namin ni Shai, nakabonding ko rin yung parents niya. At sobrang mahal na mahal ko yung parents niya. Yun the best. No. At kinasal na nga. Kinasal kayo September last year. So, ayun lang. Yun, happy. ang sarap nang nangyari. Ang dami kong na-experience last year. Sobrang blessed. Yun nga, sabi ko, natupad yung pangarap ko tsaka yung mga dasal ko. Nabigyan linaw lahat ng bagay sa akin. Alam mo yan yung the best, no? Pag dumating na sa tao yung ganun. Yes. But of course, the struggles, ito talaga yung masarap na daanan din eh. Yes. Because hindi mo ma-appreciate lahat ng magagandang darating sa buhay mo pag di mo dadaanan muna yun, yes. Diba? So ito, nung nalaman mo na magiging popshi ka na raw, yes. Marami kang naging tanong sa isip mo at nag-flash sa'yo ang future. Bakit? Yes. Ano, ang unang nag-flash sa akin, yung bank account ko. Ganun. Una, okay. Ano nang gagawin ko? Nasaan na ako? Nasaan na ako sa pag-iipon? Ano na yung mga susunod na trabaho ko? Biglang nag-flash sa akin lahat in 1 minute. Tapos, okay, ready ako. Ready ako maging daddy. Game na. Gusto ko rin kasi magka-baby matagal na. So, ayun. Ngayon lang natupad. Gustong-gusto ko kasi nag-aalaga. Masasabi mo bang right timing? Perfect timing. Perfect itong timing. Lahat na nangyaring to. Lahat. Sobra. Ayun at magkwento.